Amen. Pinagpalang araw po at halos ilang araw po akong hindi po nakapag-share ng word dahil sobra pong abala. Pero salamat sa Lord sa umagang ito dahil nagkaroon po ako ng time na muli makapagbahagi po ng salita niya. So sa umagang ito po ang ating pag-aaralan ay papamagatan ko pong kahalagahan ng pagpaplano. Yung pong ang kahalagahan po ng pagpaplano ay napakahalaga po sa buhay natin para po maging maayos po ang ating pamumuhay, maayos po ang mga bagay-bagay na gusto po nating makamtan pagdating ng araw. So, ayan po, bago ko po basahin po natin ang text na ating pagkukuhanan ng kahalagahan ng mga bagay na to. Sabi po sa Kawikaan, chapter 16, verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. So, amen po. Ang ating bawat gagawin o mga planong gagawin ay napakahalaga po na ipinagkakatiwala natin sa Panginoon sapagkat siya ang pinaka-the best na magiging katuwang o tutuwang po sa atin para sa lahat ng ating mga gagawin. Bakit po? Kahit po ang Diyos ay plinano niya ang lahat. Nandito tayo, ang pagkakalikha sa atin, at ang lahat ng bagay ay pinagplanuhan niya po ng may karunungan at katalinuhan. So, bilang kaimahin ng Diyos, naway yun din po ang ating gawin. So, amen po, sa umagang ito may kwento po akong babasahin sa inyo. Sabi po dito, humanga ako sa aking nabasa sa internet. Sinabi doon na kapag nakatayo tayo sa tuktok ng bundok at inililibot ang paningin sa malaking bahagi ng mundo na ating natatanaw, kaya daw nating makita ang maningning na liwanag mula sa malayo. Kahit mga ilang daang kilometro pa ang layo nito sa gabi. Naman, sa gabi naman daw ay makikita natin ang ilang ilaw ng kandila sa layong 48 kilometro. Kahit napakalayo daw ay kaya pa din natin makita. Ang mga mata natin ay isang maliwanag na paalala na mayroon tayong kahangahangang manlilikha na nagdisenyo at nagplano sa mga mata at hindi lang ng ating mga mata kundi maging ng lahat ng bagay sa sangkalawakan. Amen po. So, ang lahat ng bahagi ng ating katawan ay pinagplanuhan or dinisenyohan ni Lord ng mga bagay na nararapat sa Kanya. Sabi dito, natatangi ang pagkakalikha ng Diyos sa atin. Nilikha niya tayo na ayon sa kanyang larawan. Sa mababasa po natin ang passage na yon sa Genesis chapter 1 verse 26. Ang ibig sabihin ng ayon sa kanyang larawan ay higit pa sa kaya nating makita. Dahil sa pagkakalikha sa atin ng Diyos ng ayon sa kanyang larawan, iprinano niya ang lahat ng ito upang tayo ay mailarawang kaimahin niya. At ito'y naging posible ang pagkakaroon ng magandang relasyon ng tao sa Diyos bilang pagpapakita ng yung relasyon natin sa Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi niya ipinagkait. So, yung pagkakalikha niya sa atin, yung paghuhugis niya sa ating anyo bilang kalarawan niya ay pagpapakita ng maayos na relasyon o gusto ng Diyos na magkaroon siya ng mabuting relasyon sa kanyang nilikha. Amen po. Masasabi din natin na ang sinasabi ni Haring David, kahanghang ang pagkakagawa niyo sa akin, kaya kayo ay aking pinupuri. Alam ko ang inyong mga gawa ay tunay na kamangha-mangha. Mababasa po yan sa Awit 139 verse 14. Hindi lang tayo binigyan ng Diyos ng mata para makakita, kundi nilikha niya tayo na kanyang naaayon sa kanyang plano. Yun nga, ang maging kalarawan niya, ang maging kaimahin niya, para tayo ay para tayo pagdating ng araw ay pag nakasama niya ay balang araw ay makikita natin siya ng dahil kay Kristo. Yung larawan na meron ng Panginoon ay ginawa niya sa atin para ang relasyon natin sa kanya, pagpapakita niya ng relasyon sa atin ay ganun na lang sa pamamagitan ng pag-i-illustrate dun sa pagkakalikha niya sa atin. So may plano po ang Diyos sa buhay natin. Amen po, yung pagkakalikha ng Diyos sa atin ay paglalarawan din ng kanyang pagpapahalaga niya sa kanyang nilikha. Amen po. So, namamalas sa mga nilikha ng Diyos na siya'y isang napakahusay na manlilikha.
Tingabo, bilang maayos na manlilika, plinanin niya, or inilatag niya ng maayos ang lahat ng bagay. Po ba, sabi nga, kung di pinagplanuhan ng Diyos or inayos ng Diyos ang plano sa pagkakagawa sa ating ilong at ito'y patuwad or itong na nabutas ay nasa taas, kaunting ambon lang lunod tayo. Pero di po ba, talagang ang ganda ng pagkakalika. Oo, at sabihin natin na ang ating mga ilong ay hindi pare-parehos, may mga sobrang tatangos, may sobrang magaganda, may iba katamtaman lang, may bilugan. Pero ang pinakamahalaga po dyan, meron daanan ng hangin, meron tayong nagagamit sa paghinga, at the same time, iyan ay ang Diyos ang nagplano at nagdisenyo sa buhay natin. Amen po. Kaya dapat nating ipagpasalamat or ma-appreciate pa din po ang lahat ng bagay. Maging mapagpasalamat po tayo. So proceed po tayo dito sa ating pinaka-main topic. Sabi dito sa aking introduction, bago magtayo ng isang bahay o building, tayo mga tao ay kinakailangan natin ng plano. So, dahil kalarawan at imahe tayo ng Diyos, binigyan po tayo ng talento ng Diyos para gawin ang mga bagay na to. So, yun po, sabi dito, bago natin ang mga bagay-bagay o bago natin umpisa ng mga bagay sa buhay natin ay pinagpaplanuhan po ito. So, yun nga po, sa pagpapamilya, pinagpaplanuhan kung ilan ang magiging anak at sa pagpasok sa pag-aasawa, pinagpaplanuhan po. O sige, utay-utayin po natin. Sabi dito, bakit nagtatayo una ng bakit nagpaplano una sa pagtatayo ng gusali? Sabi po dito, para malaman kung ano-ano ang mga materialis na gagamitin. At sabi pangalawa, para malaman kung magkano ang ibabudget. Amen. Para po malaman kung magkano ang ugugulin. Sabi dito, para malaman kung magkano ang ibabudget o gugugulin sa kabuuan ng gusaling itatayo o bahay na itatayo. Kaya napakahalaga nito kasi maaaring katulad po namin dyan sa amin dito sa na may nadaanan kaming tinayong gasolinahan. Natuwa kami kasi ang lapit lang po, hindi nalalayo. Pero yun nga po, siguro katulad ng sinasabi na nagplano pero hindi inayos ang pagpaplano, walang naging nabuo. Nagsayang lang po ng panahon dahil nilinis yung looban sa tabing kalsada na magubat. Tapos nilinis nila, tapos tinayuan ng para sa gasolinahan nga po. Pero alam niyo po, naging katapos-tapusan, ayun po, ginubat na po uli yung nakatayong or itinayong gasolinahan, hindi po natapos. So, kaya po dapat bago simulan ang isang bagay ay mahalagang pinagpaplanuhan para po mayroong tagumpay or mayroon po siyang magandang outcome or magandang kalalabasan. Amen po. Sabi po dito, para mailagay sa tama ang lahat ng bagay, para malaman kung saan magsisimula at magtatapos. Ito yung pinaka-guide. At para makita ang magandang kalalabasan. So, di po ba? Kaya ginagawa yon para nga po, pagdating ng araw ay makikita mong wow, ito na yung bagay na nabuo dahil sa magandang pagpaplano. Amen po. So, sabi nga, ang mga architect ay gumagawa ng blueprint para pagdating ng araw, yung ilalatag niya doon sa magpapagawa ang magpapadrawing sila, ganito ganyan, nakadetalye po doon ang mga gagawin or ang magiging kalalabasan nung isang ipinagagawa. So ako po nung nagtatrabaho po ako sa isang beach resort, mga tauhan po kami doon, then may architect po sila. Kaklose po namin. Sabi, architect, ano po yung ginagawa niyo? Ay, may bagong ipapatayo si madam. Ito yung blueprint na ko nga eh. Tapos pinakita po sa amin, wow! Alam niyo po, pagkatapos ng kanyang drawing, mga ilang buwan, yung drawing na nandun mismo sa tinatawag niyang blueprint na yun, yun din talaga ang kinalabasan. Di po ba? Amazing. So, ganun din po sa buhay pala natin. Kaya kailangan magplano para may guide ka. Para may masusundan ka or susundan para matiyak mo na magtatagumpay ka doon sa ginagawa mo. Amen po. So, ayan.
Ang pagpaplano ay napakahalaga at napakalaking tulong upang tayo ay mapabuti ang ating mga gagawin or mga nais na gawin. Amen po. Ang pagpaplano ay nagsisimula sa imahinasyon ng isipan. Sa imahinasyon ng ating mga isipan. At sabi dito, alam nyo ba na hindi lang ang pagtatayo ng mga bahay o gusali ang pinagpaplanuhan? At higit sa lahat, may mga bagay na sa buhay natin na napakahalaga ang pagpaplano dapat ginagawa. So katulad nga po kanina nang nabanggit ko, yung pagpapamilya. So sa pagpapamilya o pagpasok sa buhay may asawa, dapat po talaga ay pinagpaplanuhan. Na itong si mag-boyfriend at mag-girlfriend, dapat bago pumasok o sabakin ang kanilang kanilang pagsasama ng lubusan o pagtatatag ng pamilya, dapat una't higit sila ay financial stable na. Mayroon na silang naipon, at the same time, kung maaari nga, nakapagpagawa na sila ng bahay, or may savings na sila, may stable job, ang lalaki man o ang babae, o maaari silang dalawa. Para yung itatatag nilang pamilya, o yung bubuhin nilang pamilya ay magkaroon ng assurance na magiging mabuti ang future. So, yun po ang kadalasan makikita natin na ang ibang pamilya ay nagiging matagumpay at masagana ang pag-aasawa o naging maayos ang kanilang pagpapamilya dahil nga po napagplanuhan. So, yun po kadalasan sa mga makikita po natin sa buhay ng mga taong pabigla-bigla or hindi nagplano sa kanilang mga buhay, nagkakaroon po sila ng aberya. So, sa part ko po, naranasan ko po yan kasi bata pa po ako nag-asawa. Pero, talagang marami pong struggle. Kasi nga po, parang ang pagpaplano na ginawa namin ay hindi namin nakota. Naging atat or nagmadali. So, yun po, naging pangit po ang outcome. Bakit po? Yung ikakasal ka na lang, struggle ka pa kasi yung finances mo o yung pangpakasal mo is hindi siya parang sapat na sapat or lalabis. Kundi talagang parang nangangamba kang baka kulangin yung ipanghahanda mo. So, sa awa at biyaya ng Panginoon, nakaraos naman. Pero kakabaka-baka. At din nga po, pagdating sa pagkakaroon ng anak, doon na papasok na parang nangangamba ka pang manganak kasi nga wala ka pang ipon, wala pang savings. Kaya yun, parang nagbubuntis ka lang, marami kang daladala na pasan sa mundo kasi nga po kulang ang inyong budget. Hindi pa sapat dahil wala pa kayong sariling bahay, wala pa kayong maraming ipon. At kumbaga mag-uumpisa kang makisama, makikitira. Pagkatapos mo makitira, nag-iipon ka ng para sa panganganak mo. Yung hindi yung katulad ng napag-isipan o napagplanuhan na naging maayos yung kasal kasi may ipon sila, hindi na sila nangutang. Magbuntis man agad yung babae, hindi na sila mangangamba kasi may savings. Kaya nagiging maayos ang pagsasama. So doon sa mga nagmadali, like me po, based on my experience talaga, nakulang sa plano yung aming ginawang pag-aasawa, talagang ang dami pong struggle. Dahil ano pong nangyari? Hindi ko po yung kinahihiya kasi po kailangan kong i-share para maging aral po ito. Kasi nga sa buhay ng tao na na-encounter natin, pwede siyang pamarisan or pwedeng maging lesson ang buhay niya. So maaari pong maging aral sa inyo ang buhay ko dahil at age of 19 po, nagpakasal po ako. At yung asawa ko po ay 21 years old, wala pong stable job. At ang pinanindigan lang namin at pinangawakan ay ang aming pag-iibigan. So, ayan, talagang struggle is real. Sobrang struggle is real talaga. At yun nga po, nakipanirahan kami. At the same time, grabe mga taong pinakisamahan kasi wala kang sariling bahay, makikisama ka sa biyanan, makikisama ka sa mga hipag, makikisama ka sa mga tutuluyan mo kasi palipat-lipat po kami, lalo't dumayo po kami dito sa Cavite, nandun po ang magulang ko sa Masbate, mahirap po. Pero yun nga, kasama sa buhay, kailangan magtiis at magsakripisyo dahil yun nga, sinabak mo to, wag mong susukuan or
aayawan kasi pinasok mo na. So, sawa at biyaya ng Panginoon na nandito kami at sawa at biyaya ng Panginoon na nakapagpabahay na rin po. Pero yun nga po yung pinagdaanan na namin bago kami maka-establish ng bahay ay talaga naman sobrang hirap. At the same time, yun nga, parang pag pumasok ko na sa pagpapamilya ng wala sa panahon, kapos sa lahat ng bagay. Alam niyo po yun, sa panganganak, wala kang sapat na pinansyal na parang kampante ka na masisarian ka man o ano, meron kang mahuhugot. At the same time, yun nga, dumating yung pagkakataon na sunod-sunod pa po akong nanganak. Halos mahigit taon lang ang pagitan. To the point na halos nagkaroon po ako ng unwanted child. Kasi nga po, yung pangatlo po, parang baby pa po kasi yung ate niya, yung susundan. Talagang to the point na may nagawa po akong masama or pangit na talagang nakakapagsisi. Pero sa awat biyaya ng Panginoon, kinahabagan ako at yung baby kong yun ay binigyan ng chance na mabuhay ni Lord. At alam niyo po, ba't ko to sinasabi? Kasi nga po, maging aral na ang pag-aasawa ng wala sa panahon at sa plano ay marami kang masasagasaan or marami kang kabigatan na kakaharapin. Dahil nga po, katulad nung nakita kong gasolinahan, na natuwa kami dahil nandun na siya, itinatayo, maraming trabahador. Makalipas lang po ang halos ilang linggo, hindi na buo yung gasolinahan, iniwan, at yun nga po ngayon gubat na. At wala nang parang chance na maano siya dahil parang naabandon na. So, ganoon sa buhay po natin, ninyo, sa buhay natin, maging aral po na yung sinasabi ng mga taong nakaranas ng ganito at ganyan ay huwag na nating ulitin. Sobra po talagang napakalaking aral po noon sa akin at sobra po siyang pinagsisihan. Kaya ko po sinishare ang bagay na to dahil po yun po ang mangyayari kapag lalo't sa mga kabataan ngayon lagi kong sinasabi huwag kayong magmamadali. Bakit namin kinikwento sa inyo mga pangit na pangyayari or mga nangyari sa buhay namin kasi nga para maging aral kami sa inyo or maging aral ang buhay namin sa inyo na huwag niyong tutularan or pamamarisan yung pagpasok sa pag-aasawa ng maaga dahil grabe po talaga ang pagdadaan ng sobra. So, yun, by the grace of God, talaga namang sa lubos na pagsisisi at muling pagtitiwala ko sa Panginoon, hindi niya hinayaan na maipalaglag ko yung baby ko. Dahil ano nga po yung panganay ko, pinanganak ko siya ng 2004, then nanganak po ako ng 2005. Opo, 2004, 5, then pagka 2007, nanganak na po ako. Di po ba sunod-sunod, bilang batang ina, talagang parang di mo siya, wala ka pang ganoong katatag na pundasyon ng plano para paano mo sila bubuhayin, paano kayo makakasurvive, although andito naman po ang asawa ko nakasuporta. Pero yun nga po, yung pinagdadaanan kong hirap bilang isang ina ay sobra po talaga. Kaya yung sinasabi ko sa mga kabataan ngayon, lalo tigit na yung panganay ko po ay teenager na, at mag-18 na po, at yung aking pangalawa ay 17, then yung bunso ko na munti kong maipalaglag is 15 years old. Sabi ko sa kanila, anak, inikwento ko po talaga yung nangyaring pangit na yun na to the point na nakita ko po talaga ang lungkot sa mukha ng anak ko nang ikwento ko yun na tumingi po ako ng tawad. Then alam niyo po yun, sabi ko, anak, mahal na mahal ka ni mama, hindi ko sinasadya yung ginagawa ko kasi talagang gulong-gulo lang ako at nahihirapan that time. Kaya parang naging unwanted child ka. Pero yun po, ang ginawa ko, minahal ko po siya na sobra. Pinaparamdam ko po sa kanyang mahalaga siya. At yung pagkakamaling ginawa ko nung pag-attempt ko na munti ko siyang ilaglag, is talagang sobra-sobra ko po siyang pinagsisihan. So yun, kaya kinikwento ko po to kahit pangit na karanasan na dapat itinatago or parang pangit na karanasan na dapat hindi mo ibinubunyag, bakit ko po sinishare? Kasi dito sa mga kapanood, maaari may kabataan, maaari may magulang na nakaka-relate or makaka-relate sa naging sitwasyon ko na kailangan talagang pagpaplano, pagpapayo at yung pakikinig sa payo, napakahalaga po niyan. Kaya sa pagpasok sa pag-aasawa, talagang kailangan po ng pagpaplano. Napakahalaga. Sobrang napakahalaga.
Kaya kami ngayon almost magna 19 years na po kami nagsasama mag-asawa, pero talagang yung struggle na pinagdaanan namin sobra dahil po sa pag-aasawa po namin ang biglaan. At yun nga, bilang kabataan, sabi ko sa kanila, mga anak, na pagdaanan namin yan. Mas inintindi namin ang aming mga damdamin at hindi kami naging nakinig sa mga payo sa amin na mahirap yan, na sasabakin niyo yung ganyan. Hindi mabubuhay ang tao sa puro pag-ibig, kundi talagang kailangan ng makinig sa payo kasi para rin yung sa kabutihan nyo. At yun nga po, ang nangyari, lagi ko pong ikinikwento or sinishare sa mga kabataan, maging sa mga anak ko yung aming karanasan, para po maging aral sa kanila na huwag na nilang tutularan or pamamarisan. So sa buhay po natin, sabi, may nabasa ko na once we encounter the person or the people, hindi po ito aksidente, kundi ito ay sinadya ng Diyos na makilala mo siya para may kapulutan tayong aral sa buhay niya para gayahin or para maiwasan or wag nating gawin, wag nating pamarisan. So sa buhay ko, sa panahong ma-encounter nyo ang preaching na to, wag nyo pong pamamarisan yung ginawa po naming mag-asawa na talagang sinunod namin ang aming damdamin. Yung bahala na, basta't mahal natin ang isa't isa. Kakayanin natin. Totoo naman po, kinaya naman po namin. Nga lang, pwede namang magsama kayo na hindi niyo na kailangan pang danasin yung ganoong kahihirap na kalalagayan. Yung umiiyak ka habang nagpapadede kasi dalawa-dalawa yung dumedede sa iyo, di po ba napakasaklap na pangyayari yun sa buhay ng isang ina? Ano ka, inahing baboy, di ba? So, grabe po ang naramdaman ko, at the same time, naranasan ko po talaga yung tinatawag na postpartum. Yung sobrang awa mo sa sarili mo na hindi mo maintindihan. Pero yun nga, ang sabi ko, dahil pinasok ko to, tulungan niyo po ako, Panginoon. Hindi ko po ito kaya, pero sa tulong niyo po, makakaya ko. So, buti na nga lang kung ganun ang thinking, di po ba yung iba, ang ginagawa sa panahon ng pagsubok ay nagpapakamatay o kaya inababaliw. So, ang pinagpasalamat ko na lang po talaga, nung in-strike kami ng mga struggles dahil sa aming katigasan ng ulo, ang ginawa po namin is lumapit kay Lord. At hindi umalis or hindi kami bumitaw. At the same time, alam namin ang Diyos, hindi kami binitawan. Amen po. So, grabe. Grabe ang struggle na pagdadaanan ng mga taong hindi nagpaplano or pinahahalagahan ang pagpaplano. So, sa buhay po namin, yun talagang totoong nangyari. Talagang halos mawasak din ang tinayo naming pamilya dahil sa kakulangan ng pagpaplano. Walang trabaho, wala kaming stable na pagkakakitaan, kundi talagang pa-extra-extra to the point na baon-baon po kami sa utang. Then yung pagkakabaon namin yung sa utang, lagi po kami nag-aaway. Then sa pag-aaway po namin, ang magiging ending is muntik nang maghiwalay. Bakit po? Parang hindi na namin kinakaya yung kinakaharap namin pagsubok. Na lima kaming kakain, then kulang yung pera, tambak pa yung utang, sobra. Kaya grabe, ang masasabi ko sa biyaya tabag ng Diyos, na sa aking lubos na pagtitiwala, eto kami, nakasurvive. Pero yun po talagang sinasabi ko, wag na wag po ninyong gagayahin ang ginawa namin dahil napaka-tricky talaga, sobrang nakakatakot. Or kapag binabalikan ko po yun, parang sabi ko, parang na lang akong, ay, Lord, in Jesus' name, salamat na napagtago. Parang naalam mo na, alimpungatan ako na, buti na lang natapos din yun. Pero kapag binabalikan ko yun, naiiyak po ako. Pero ang lagi kong sinasabi, Lord, salamat na hindi mo kami pinabayaan. At eto kami ngayon, inayos mo. So ngayon, may mga panibagong struggle bilang batang magulang na nag-umpisa. Ngayon, halos ang mga anak ko ay parang tropa ko na lang din. Lagi kong sinasabi sa kanila yung mga bagay na dapat nilang matutunan. At ang mga magulang na batang nag-asawa ay hindi ganun kasapat ang aral or pangaral na naituturo sa anak. At humihingi po ako ng payo sa aking mga magulang at sa aking mga nakakatanda sa akin para magabayan at matulungan po akong masubaybayan at mapayuhan din po ang aking mga anak. So, yun po, grabe, struggle is real. Talagang kapag nag-asawa po kayo nang wala sa plano at bata pa kayo, grabe, talagang iinom ka ng sarili mong luha.
habang nakain, iulamin mo yung luha mo. Pero yun nga po, ay yun ay mga bunga or animo dahil sa katigasan ng ulo. At kaya ko po ito sinasabi at hindi ko kinahihiya, hindi po ako proud sa ginawa ko, kundi ang gusto ko pong iparating dito, maging aral po sa inyo ang mga kwento ng karanasan po ng naging buhay ng mga taong hindi nagplano at hindi nagpahalaga sa pagpaplano, ng lalo tigit sa pagpasok nga po sa pagpapamilya or pag-aasawa. Amen po. So, ano pa? Pagpaplano sa pagninegosyo. So, pagdating din po dito, nakaka-relate din po ako kasi di pagdating sa ano, gusto mong tumulong or makatulong sa ano, sa asawa mo, then ngayon ano to, bigla ka na lang may pinapasok ng mga bagay na akala mo ay makabubuti sa inyo. So, sa madaling sabi, ano po 'yon? Networking. Sinasabi ko po sa inyo, lahat, hindi lahat ng networking ay pangit or ano. Pero talagang yung mga networking na yan, maraming scam dyan. Na talaga naman, pag hindi mo pinagplanuhan o hindi ka nag-isip ng mabuti, matatangay ka. Dahil kadalasan sa mga yan, ang gaganda, mabubulaklak ang mga salita. Ang kanilang mga buladas ay sobra-sobra. Pero yun nga po talaga, sa bandang huling nga ka. Yung ininvest mong pera, hindi mo na nabawi. Luging-lugi ka pa. So, marami pong bagay. Marami akong kakilalang na ganyan na budol sa pamamagitan ng mga networking na yan. So, ang iba naman ay nagtatagumpay dahil legit po sigurang nasalihan or talagang ano sila, nasa kapalaran nila yung maging ganun. Pero sa buhay po namin, dami naming naranasan. Maging ilang mga kamag-anakan ko na napasali sa mga networking na yan, wala po talagang nagtagumpay. So, speaking of business, pati po dito sa pasok natin sa mga gaitong bagay, magkaroon pa tayo ng mahalagang pagpaplano. Sabi, wag na wag daw po nating sasabakin ang isang negosyo na wala ka ditong ka-idea, wala ka ditong passion, wala ka ditong ano to, yung hindi mo siya alam patatakbuhin. Kapag papasukin po natin ang isang negosyo, ito'y gusto natin. At the same time, alam natin yung na fit tayo dito. At the same time, alam mo ang kalalabasan. So, pagpaplanuhan po talaga. So, ang pagninegosyo daw po ay may tuturing na parang pagsusugal. Kaya, mag-pray ka talaga ng wisdom kung paano mo siya mapapatakbo na sa bandang huli ay magtatagumpay ka. So, sa pangatlo, mag-isa sa pagbili ng kung ano-ano mang bagay or mga gamit sa ating buhay. Kasi madalas or kadalasan mababalitaan natin or nakikita natin sa ibang tao, maging sa sarili natin na tumambak na yung mga gamit sa bahay or natambakan na ng mga kung ano-anong kagagautan or mga anik-anik sa loob ng bahay. Hindi naman po kailangan. Kasi minsan nainganyo lang tayo, lalo't nauuso po ang Shopee, Lazada, may mga sale. Talaga naman, nakakainganyo. Pero yun nga po, magkaroon din daw po ng tamang pagpaplano. Ang pairalin daw po ay ang needs before the wants. So, yung mahalaga ang ating pag-ukulan ng pansin at hindi yung bagay na gusto lang natin. Amen po. Sabi dito, ano pa ba? Sa pag-a-apply ng trabaho, huwag na huwag mong sasabakin ng trabaho na hindi mo naman siya porte, yung hindi ka doon swak or hindi mo siya talagang hindi ka doon. Halimbawa, di ka marunong mag-drive, papasukin mo ba ang pagda-drive? Ano pa ba ang pwede nating i-example dyan? Na halimbawa, hindi mo siya kaya, maliban na lang talaga kung multi-talented ka or yung marami kang skills na tinatawag. Pero yun nga po, pagdating sa pag-apply ng trabaho, magkaroon po tayo ng pagpaplano. Na yung trabaho ang papasukin natin, hindi yung pinasok mo siya ngayon, bukas makalawa, resign ka na. Bakit po? Hindi ka nga doon fit sa pinasok mong trabaho. Kaya kailangan din pagplanuhan mo. At the same time, laging ang kapag ang papasukin natin trabaho ay or pagplano ng trabaho ay yung alam mong ano akma sa kakayanan mo or sa talentong meron ka. Kasi gusto mong pasukin yung pagdi-design, hindi mo naman porte yung pagdi-design. At yun nga, halimbawa gusto mong maging chef o gusto magluto, eh hindi mo naman siya ano to, forte, yung tinatawag ng hindi ka doon akma. Dapat kung mag-apply ka, dapat yung kung ano yung pinaka, kung mag-apply po tayo, dapat kung ano yung skill na taglay natin, yun yung ating papasukan or papasuking trabaho. Amen po.
At maging daw po sa mga paglalakbay or sa mga kung ano-anong plano natin sa buhay, samahan po natin ang pagpaplano. Dahil hindi po ura-urada. Tatravel ka, wala kang pondo, wala kang ganito. Kailangan, meron ka ding budget, diba? Hindi yung nagyayaan, tara, punta tayo sa ganito, ganyan. Eh, ikaw pala, walang pera, asa ka lang sa kasama, hindi po pwede yun. Dapat, kapag ikaw ay nagyaya or talagang nag-goal sa pagta-travel ng kung saan-saan, ikaw mismo ang may pondo or may budget para ma-enjoy mo yung paglarga mo, yung pagliliwaliw mo. Amen po. At, marami pa pong bagay na dapat pinagpaplanuhan sa pagtatayo ng bahay, sa pagtatayo ng negosyo, na pag-aralan na naman natin, at kung ano-ano pang mga bagay na mahalaga. Sa pag-aanak po, dapat pinagpaplanuhan kung ilan lang. Kasi mahirap. Mahirap po yung ano to, anak lang ng anak tapos walang plano sa buhay. Mamaya din na napag-aral yung mga anak dahil nga po hindi pinagplanuhan. Basta na lang, hala, labas lang ng labas ng bata. Then lumabas ng bata, nakasampo. Halos ang nakapag-aral lang dalawa, tatlo. Yung mga nagpursige lang. Eh, yung mga hindi, wala. Tambay, dagdag lang sa, parang masasabi mo, sorry for the word, dagdag lang sa kalat ng mundo. So, maging wise po at magkaroon ng tamang pagpaplano para po maging maayos po ang buhay or takbo ng buhay po natin. Amen po. At ano po, proceed po tayo dito. Maging ang Diyos na ginawa niya ang sanlibutan at ang mga tao ay nakaplano. Kagaya po kanina na binasa nating kwento, iplinano or nakaplano ng Panginoon. Yung disenyo ng ating mukha, disenyo ng ating pagkatao, disenyo ng mga bundok, disenyo ng dagat, ng mga isda. Lahat po yan ay pinagplanuhan ng Diyos. Amen po. Talaga namang, kahit ang Panginoon po ay nagplano nga po. Kaya bilang kaimahin ng Diyos, pahalagahan natin sa buhay natin ang pagpaplano. Lagi natin itong isama sa ating buhay. Di po ba? Ako bilang nanay, gabi pa lang, pinaplano ko na kung ano ang gagawin ko sa umaga. Bago matulog, ibinababa. Halimbawa, kukuha na ako ng ulam sa ref. Ibababa ko na siya kung isda ba to, or kung manok, o kung baboy, or kung hotdog. Ibababa mo na siya ng gabi pa lang. Hindi yung pagising mo sa umaga, matataranta ka kasi mga frozen pa yung lulutuin mo. Hindi po ganun. Halimbawa, ako may gulay ako at yung bukas ang ipapaulam ko, gabi pa lang, ginagayat ko na siya, inaayos ko na siya para pag ano to, pagkaumaga, hindi po ako magpapanik or magmamadali sa mga gagawin ko. Kasi po, pupulutin ko na lang siya, ilalabas ko na lang siya sa ref, then iluluto. Dapat po nakaplano. Araw-araw po ako nag-prepare ng baon ng aking mag-ama. At hindi pa ako nahihirapan kasi nga po gabi pa lang inisip ko na kung ano yung ihahanda ko para sa kanila, yung mga damit na isusuot nila naka-ready na rin para pagising nila, naka-prepare na lang din po ang kanilang kakainin, at ayun, mabilis na makakaalis. Ganyan din po sa mga anak ko kapag nag-aaral sila. Tatlo sila ang inaasikaso ko plus yung asawa ko, aalis papuntang trabaho. Hindi po mahirap sa akin kasi nga po, humingi talaga ako ng wisdom kay Lord na kung paano ko siyang pagsusunod-sunurin na hindi ako mahihirapan. So, gawain bahay. Magkaroon po tayo ng wisdom bago tayo makipagkwentuhan or lalabas sa ating bahay at makikipag-umpukan. Mas mainam po na bago tayo lumabas at makipagkwentuhan, maalwan po sa pakiramdam yung natapos mo na ang gawaing bahay. So pagkagising po natin, napakahalagang maayos ang higaan. Then pagkatapos niyan, maglaba. Habang naglalaba, kung may washing ka, maghugas na ng plato, magwalis-walis na. Alam niyo po yan, napakasarap lumabas ng bahay na alam mong bago mo iwan to, na ano mo na, nasimpan mo na, sabi nila, nasinop mo na or naayos mo na. So, kaya nakikita ko sa ibang bahay na, naku, parang ang gulo-gulo. Hindi man po ganun kagandahan yung bahay namin or hindi pa naman siya ganun kaano. Ang mahalaga nga po, yung mga kalat o yung mahalagang bagay ay nagagawa mo. Kagaya po ng labahin. Ayaw ko po ng bundok na labahin. Kasi po, talagang parang ano, yung may kinadadalaan po kung ganyan na nakita ko sa ibang bahay na halos yung bahay nila puro na lang labahin, talagang ayaw ko po yun. At yun din po kasi ang nakagisnan ko sa nanay ko na araw-araw naglalaba kasi marami, anim po kami magkakapatid, di, plus sila, walo na. Sa isang bihisa niyan, tambak na. So, inaaraw-araw. Ganun din po yung ginagawa ko. Bakit ko po ito kinikwento? Kasama sa pagpaplano. So, yan po. Kasama yan, yung pagbabudget,
sinasamahan niya ng plano kung paano mo mapaano yung sahod ng asawa mo. So, amen po. Kung paano mo mababudget yung sahod ng asawa mo, lalo't kung siya lang ang kumikita, napakahalaga po niya na nag-take note ka, naglilista ka ng mga Hindi po kasi, mahirap na po yung ganito. Hawak mo yung sweldo ng asawa mo, then nakabulisa mo lang. Akala mo, napakarami yung pera. Then nakita nung bata, nasa bulsa mo, or nasa kamay mo lang, or may wallet kang dala-dala, nandun lahat si pera. Ang mangyayari niya, panakita ng bata, ma, daming pera, pahingin 20, pahingin 10. Tapos, ikaw naman, akala mo nga, marami ka rin pera, di, hugot, bigay. Makita-kita mo, yung pinakakailangan nyo sa buong isang linggo, hindi mo na kota or hindi mo na-budgetan. Bakit po? Kasi nga, naubos na sa kahuhugot. Ako po talaga, nanghingi ako ng wisdom kay Lord. Alam nyo po, pagdating ng asawa ko, ilalapag ko yung payslip niya. Then sa payslip niya, sa likod ng payslip, sinusulat ko po. Una pong nakasulat doon, tithes. Yung para kay Lord. Sinusulat ko siya doon, yung percentage ng sahod ng asawa ko, binalagay ko po doon. Ba't ko po ito sinishare? Wisdom po or knowledge po, karunungan. Kung paano ko napagkakasya yung budget namin. But ilagay ko po din yung tithes ng asawa ko. Then ngayon, so to follow, yung susunod na nakalista doon is budget. Magkano yung babudgetin namin or kakailanganin namin sa aming pamamalengke or magkano yung kailangan namin para sa sa buong isang linggo namin. Yun, lalagay ko doon magkano. I-allocate ko siya. Then, ililista ko kung magkano yung percentage or magkano yung amount. Then, sunod nun, kapag may natira, maglalagay ako ng panggas para sa motor. Then, may matitira pa. Then, siyempre, hindi mo naman mabibigla yung ilaw, tubig at kuryente. Ang ginagawa ko po niyan, halimbawa may natira akong 200 or 300 sa pera ng asawa ko, ina-allocate ko po siya. 5%. Magkano percent para sa ilaw, magkano percent ganito, may kalan ka pa. So, pagdating ng araw po na magbabayaran na sa ilaw ng tubig at kalan, hindi po ako hirap na humugot. Although, hindi minsan na-pull, hindi siya nasagad. Halimbawa, sabihin natin ngayon, ang kuryente namin ay umaabot ng 600, ang naipon ko lang ay 500. So, 100 na lang yung problemahin ko. Then ngayon, may naipon ako para sa tubig. Pupunuan ko muna siya ng sa tubig. Di nakabayad na ako ng nakabayad na ako ngayon ng kuryente. Ngayon, medyo kasi isang linggong pagitan niya ng ilaw at saka tubig or 2 weeks more, mga ganun. Di ang ginagawa ko, di pinupunan ko po yung si kuryente, nakapagbayad na ako. Then, pupunuan ko naman itong si tubig. Then, itong si tubig, mababayaran ko siya kasi mababa lang yung tubig di mababayaran ko. Ngayon, ang sasapulin ko namang makota ay si kalan. Pag halimbawa, naubusan ako ng kalan at di pa siya nakakakota, halimbawa, ang kalan namin is 900 at ang naipon ko pa lang ay nasa 700, 200 na lang yung aalalahan ko. Hindi na po siya ganun kabigat. Kaya, yun po talaga ang nakapag-alaw sa amin, nakapulwas sa utang na hindi ako laging nagdadala ng pera sa bulsa. At the same time, ang pera ko ay hindi nasa iisang wallet lang po o nasa iisang lagayan. Kung may sobre po kayo, halimbawa ka sa mga payslip, may sobre yan I-cut nyo po siya, then ilagay nyo dun, ilista nyo doon yung mga allocation nyo. Ilalagay nyo para sa tubig, para sa ilaw, para sa yung labis po doon sa lahat ng budget ninyo, kung hindi man po kayo nagtatites, di buong-buo yung sahod nyo, mag-budget kayo ng sa buong isang linggo ninyong budget, then pagkatapos nyan, ilista yung matitira doon, magtira kayo ng savings. Kami po kahit papaano, kaming mag-anak ngayon is nakakapag-save ng 100 per week. Nakakatuwa po kasi kahit per week po siya namin ginagawa, tatlo po kaming nakasali. At least pagdating niya sa loob ng isang taon, nitigpa 5,000 po kami. Yung anak ko pong nagtatrabaho, yung asawa ko at ako ay nagsisave ng tigwa 100. Then, kasi nga po, ngayon ang kita namin is sapat lang para sa aming mga pangangailangan. Then, ngayon, kung ano lang yung lalabis at talagang isinet aside na namin, nagtalaga ng 100 pesos para po
Pagdating ng December, may gusto kaming bilhin para sa aming sarili ay meron kaming mahuhugot. So, ang kailangan namin pag December is panggala or ano, para sa pamilya, meron na pong extra na hindi mo na ipapangutang or whatsoever. So, ganun po ang ginagawa ko at nakakatuwa po. Then, sabi namin, na-encourage kami na, oh, next year, i-level up naman natin, taasan naman natin, by 200 naman tayo. So, di po ba, kapag napagkatiwalaan po tayo sa maliit, then, naano natin yun, na napagtagumpayan, mapagkakatiwalaan po tayo sa malaking bagay. Sabihin ko po sa inyo, ang utang namin before, halos hindi mabilang sa daliri. Bakit ko po ito kinikwento? Dahil po sa hindi namin pagpaplano, ura-urada kaming ng utang ng pampabahay, ng lupa muna, sa lupa. Hindi namin pinag-isipan na pwede naman palang magtrabaho kami, mag-ipon ng ganitong halaga. At yun nga po, di ba nauusi yung 1,000 per week challenge? Eh, sa isang taon pala, pagka tayo nag-ipon, may 50 weeks, di may 52,000. Eh, that time, wala po ka talagang ka-idea sa mga ganyan. At the same time, yun nga pong kita ay hindi rin sapat pala, kaya di namin magawa. At sobra pong naging napakarami ng aming utang. Pero yun nga po, yung wisdom na binigay sa akin ni Lord na hindi ko siya, yung pera, hindi ko siya dinadala. Pag humihingi yung anak ko ganito, ma, pa yung pera. Anak, tingnan mo yung lista. Kung may labis dyan, pwede. Alam niyo po yun, babasahin niya. Ma, ano to? Ba't may tubig? Ma, ba't may kuryente? Ba't may... Anak, ibig sabihin, budget yan. Para sa tubig, para sa ilaw, para sa ganito. At kung may nakita kang labis dyan, may nakalagay po kaming other expenses. Ibig sabihin, pag may laman yon, pwede yung pang chichirya, pwede yung pang merienda. Ay grabe, sobra po akong istriktas pagdating sa pera. Ang tawag nga po nila sa akin is manay kuripot. Pero yung po nakapagpalaya sa amin sa utang. At kung di mabilang sa daliri, sa 10 daliri na utangan, natapos po namin sa awa ng Diyos. Dahil po sa pagpaplano, sa karunungang ibinigay ng Diyos na magplano kung paano mong mapagkakasya ang pera mo. Sabi, ang maliit na pera, pag pinagplanuhan mo kung paano mo gagastusin, babudgetin, nako, mairaraos o makakatawid ka. Amen po. So, naitawid po namin ang mga bagay-bagay sa buhay namin. Ang mga pahirap na mga utang na yan ay natapos sa buhay namin. Bakit po? Nagplano. Hindi po laging dala-dala si pera sa bulsa, hugot ng hugot. Kasi nga po, lalo tigit kung tayo ay ganito, pagdating ng sahod, puro bayad din. Bahala na, utang na uli. Alam niyo po, bawat utos natin sa ating mga anak, anak, utang ka ng ano doon, betchi, ng magic syrup. Yung uutangin at pinauutang mo ay halagang 5 piso. Ang anak mo, hihirit ng soft drinks, hihirit ng biskwit, magkano na? Magkano ang soft drinks ngayon? 15 pesos. Magkano ang biskwit? 7. Magkano nang nautang ng anak mo? Sa 15 plus 7, 22. Plus yung inutang na 5 piso, di 27 na. Ilang balik nun sa maghapon at pinautang mo ng 3 beses at ganun ang ginagawa, malulubog ka talaga. So, wisdom po, magkaroon po ng tamang pagpaplano. Dahil kung namalengke ka, kung nag-budget ka sa palengke, ng pamalengke mo, I mean, nako, sasabihin ko po sa inyo, napakaluwag. Hindi ka na may lalabas ng bahay, gabing-gabi lalabas ka pa ng bahay, umagang-umaga lalabas ka ng bahay, bibili ka ng sibuyas, bibili ka ng ganito. Pero alam niyo po, kapag binadjetan niyo ang isang linggo ninyo, napaka. Lalo tigit kung bibili ka sa tindahan ng ulam, ilang porsyento na ang patong yan. Kaya mas mababaon ka talaga. So wisdom po, magplano sa lahat ng bagay. Amen po. So napakahaba at napakarami kong ikinikwento na base sa aking karanasan, baka po makatulong sa inyo. Amen po. At sabi po dito, marami tayong mga pinagpaplanuhan sa buhay. Ang ating pagtanda ay dapat kasama sa ipinagpaplano natin sa ating pagtanda. Hindi yung nakita mo yun, may mga nakikita kong magulang ngayon na awang-awa ako, hindi ko naman matulungan. Bakit po? Ito nga pong mga anak nila ay nagsipag-asawa nang wala sa plano, then hirap na hirap. Paano po matutulungan yung magulang? To the point na ang nanay nila ay matandang, hindi naman po matandang matanda, nakakalakad pa naman. Mga 60 plus pa lang ang edad. Pero kumakayod pa, naglalabada pa. Bakit po? Hindi nakapagplano. Maaaring bakit ganun ang sinasapit ng buhay nila? Kasi nga po, itong mag-asawa ay hindi nakapagplano para sa future nila, sa kanilang pagtanda. At the same time, yung mga anak din naturuan.
ng ano, anak, bago kayo mag-asawa, tulungan niyo muna kami na i-establish or ma-establish ang aming kalagayan ng tatay mo. Hindi. Kaya yung nanay na kahit na rayumahin na masasakit na ang mga paa, ang kamay, kailangan maglaba. Bakit po? Hindi nakapagplano. At yun po ang ayaw na ayaw kong mangyari sa buhay ko. At ayaw ko na rin pong gayahin ang mga nararanasan ngayon ng magulang ko. Ngayon po bilang anak na nag-asawa na at nagmadali, nagsisisi po ako. Ang dami ko pong gustong gawin sa magulang ko. Ang dami ko pong gustong itulong sa kanila, pero limitado. Bakit po? Ito pa lang kami. Sapat pa lang sa sarili naming pangangailangan ang aming budget, yung aming kinikita. Pero bakit pa ako nag-e-effort through vlogging or pag ano sa pagtitinda or kung ano yung makakaya ko? Dahil ano mang lalabis dito sa aming mga pangangailangan, lagi silang kasama. Kaya lagi pa akong humiling, Lord, pagpalain niyo po ako ng sobra para makatulong ako sa aking magulang, lalo tigit, ayun nga, sa aking magulang at sa ibang tao. Kaya paghihingi po tayo, laging samahan po natin ang hindi lang sapat para sa atin, kundi labis. Bakit po? Para maiabot or maipabot ng Diyos yung kanyang pagtulong sa pamamagitan po natin. Maging extension po tayo ng pagpapala, maging channel of blessing po tayo. So yun po, kaya minsan talagang sabi ko, Lord, salamat sa mga special way of blessings na idali mo sa akin para maging pagpapala dun sa aking mga magulang na hindi nakapaghanda, na kahit na yung papa ko, magsi 61 years old na po siya. At marami na rin iniinda kasi nga po bata rin nag-asawa. At the same time, yung habang bata siya nag-asawa, marami siya siyempreng binuhay na anak, todo kayod po talaga. At ngayon niya po iniinda, ang dami niya na pong mga rayuma, masakit ang kamay, masakit ang tuhod. Na to the point na iiyak siyang magtrabaho pero hindi pwede. Bakit? Wala silang maitutustos ni mama para sa pangangailangan nila. So bakit ko po ito kinikwento? Kinikwento ko po ito kasi nga po yun ang ano, ang yun ang naging outcome ng mga wala sa planong pagpapamilya. At yun po talaga nakakalungkot na realidad sa buhay ng mga taong hindi nagplano. At yun po, pinagpipray ko talaga na habang nandyan sila at bata pa, i-bless ako ng Lord kaming magkakapatid na makatulong, maiparana sa kanila yung buhay na ganap at kasiya-siya sa awa at biyaya ng Panginoon sa buhay namin. Amen po. So tayo bilang mga anak, huli man sa buhay natin na tayo nagsisisi. Pero nasa Diyos nga po ang awa, nasa tao ang gawa. Gawin natin ang ating buong makakaya para mapagsilbihan natin sila at mapasaya habang nandyan pa sila. Amen po. So pagpaplano is napaka-importante sa buhay ng tao. Amen po. At sabi po rito, ngayon pag-aralan po natin kung paano nga ba nagiging matagumpay ang ating plano. So may mga paraan po na dapat nating tinitake or ititake para ang ating mga plano ay maging ganap na matagumpay. Amen po. So ito ang mga paraan upang matiyak ang katagumpayan ng mga pinaplano natin o ang kabuuan ng ating plano ay mamuhay tayo by biblical principle. So mamuhay tayo na nakasalig ang ating mga pinagpaplanuhan sa biblical foundation or sa prinsipyo ng Biblia. Una nga po, yung kaisa-isang verse na nabasa ko natin kanina sa Kawikaan chapter 16 verse 3 na nagsasabing, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. So isa sa pinaka-pundasyon para tayo magtagumpay, ipagkatiwala. So kami nga po, failed man kami doon sa ginawa namin, pero ibinangon kami ng Diyos dahil nga po sa aming pagtitiwala. So, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating gagawin at tiyak na anuman yung ating hahakbangan, tayo'y kanyang pagtatagumpayin. So, bakit po natin kailangang ipagkatiwala ang lahat? Una daw po, bakit? Tanong dito kung bakit natin kailangan ipagkatiwala ang lahat. Sabi dito, una, sapagkat hawak ng Diyos ang buhay natin. O di po ba? Hawak ng Diyos ang buhay natin. Siyang may control, siyang may alam, siyang may panukala, siyang may plano nito. Ngayon, tayong mga tao, may sarili tayong plano, pero mas nakahihigit pala ang plano ng Diyos na dapat natin pagkatiwalaan sa buhay natin. Amen po. Pangalawa, alam niya na mas
Maganda at mabuti ang plano niya para sa atin. Sabi po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you." May maganda ang plano ng Diyos po sa atin. Basahin po natin sa Jeremiah para mas maliwanag. Sabi po dito sa 29 verse 11. "Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa." Wow! Di po ba? Napakasarap pakinggan ang pangako ng Diyos na kapag ito ay ating isinapamuhay, binulay-bulay sa araw-araw, alam mo yun, nagkakaroon ka ng maliwanag or malinaw na pag-asa. So ang Diyos ay may plano po sa buhay natin at ang planong yun ng Diyos ang mas i-grab natin, mas panghawakan natin. Amen po. May mga bagay tayong ginagawa pero laging nating sabihin, let your will be done. Mangyari't maganap ang kalooban mo sa buhay namin, Panginoon. So bakit po natin kailangan ipagkatiwala sa Diyos ang buhay natin o ang lahat ng ating gagawin? Dahil pangatlo po, sabi dito, maiksi lang ang buhay ng tao sa mundo. Limitado. So, our time is limited. So, yung pagkakalimitado ng oras natin, nangangailangan po tayo ng tulong sa Diyos. Katulad ko po, gusto ko mang tumulong sa magulang ko, pero yung buhay na meron ako ay hindi ko alam, limitado. Pero ang sabi ko dito, Lord, pahabain niyo po ang buhay ko, tulungan niyo po ako na maging pagpapala sa pamilya ko na itinatag mo, sa mga magulang ko na gusto ko pang tulungan, sa mga kapatid ko. Sa Diyos ko po itinitiwala sapagkat alam niyo po, ang paborito ko pong memory verse ay ganito. Mababasa po siya sa Awit chapter 9 verse 10. "Lubos ang tiwala ng taong kumikilala sa kanyang pangalan, sa Diyos, sapagkat wala pang panalangin o lumapit sa kanya. Wala pang taong lumapit sa kanya na kanyang tinanggihan." Alam niyo po, yun po ang pinakapanalangin ko sa panahon ng aming struggles, sa panahon ng aming mga problema, mga pagsubok. "Lord, lubos ang tiwala ko sa iyong pangalan sapagkat katulad ni David, sinabi niya, wala pang taong dumulog sa iyo na iyong tinanggihan." Minsan may panalangin kaming matagal tugunin, pero tinugon ng Diyos, tinutugon ng Diyos. Kaya ang pagtitiwala natin sa Diyos ay dapat lubos-lubos. Amen po. Kaya walang patid natin ipagkatiwala. Dito nga sabi, ang buhay ng tao kaya itinitiwala sa Diyos ay parang aso. Uusok lamang. Alam mo yung dumadaan lang. Nakita mo palang si ganito, ganyan, dumaan sa iyong harapan. Ayun, wala na. Parang sabi nga nyo ng aking kapatid na, nakakalungkot, nakakasyak, yung ano pa lang namin, kahuntahan, yung kakwentuhan. Kasama namin sa pagkain, kinabukasan, wala na. Kasi nga po, grabe, ganun ang buhay. Lalo tigit kung wala kang pinanghahawakang salita ng Diyos at ikaw ay namumuhay lang sa sarili mong lakas, nagtitiwala. Ako, nakakalungkot na bagay. Dahil yun nga po, baka mapabilang tayo sa mga aso or mga usok na saglit lang na napapadaan. Ang buhay natin ay pwedeng pahabain o paiksiin ng Lord batay sa ating lubos na pagtitiwala sa Kanya. Amen po. So basahin po natin ang awit chapter 89 verses 47 to 48. "Alam mo, O Yahweh, ang buhay ng tao ay maikli lamang sa balat ng mundo, papanaw sa lahat na lahat silang nilikha mo. Sino ba ang may buhay na hindi papanaw? Paano iiwas sa kanyang libingan tayong mga tao ngayon nabubuhay?" So, di po ba? Sa Bible, wala kang mababalitang na buhay hanggang ngayon. Sila ay puro na lang nasa alaala or nasa kwento ng ganito ang kanilang dinanas, ganito ang kanilang sinapit, ganito ang kanilang mga napagtagumpayan. Sabay nila Haring Solomon, sabay nila Haring David, sabay ng mga hari at mga kung ano-anong tauhan sa Bible.
Lahat po sila ay napumanaw. Kahit na nga pong pinakamataas na edad ay 969, hindi pa rin po siya nagtagal. Namatay pa rin. Kaya ang lahat ng tao ay mayroong hangganan. Kaya dapat isinasalig o inilalapit sa Diyos, ipinagkakatiwala sa Diyos ang buhay. Kasi nga po, ang lahat ng ito ay may hangganan. Amen po. Kaya wala tayong ibang dapat gawin kundi lubos-lubos na pagtitiwala or ipagkatiwala ang ating mga buhay. Amen po. So, ayan. Kaya at huwag tayong magmamalaki kung tayo man ay may mga plano sa ating buhay. Hindi po ito kapag maipagmamayabang yung sarili nating plano. Dahil yung ating kakayanan at mga pagpaplano ay kapos. Di katulad ng sa Diyos na talagang ang plano niya sa atin ay ganap. Napakasarap nga pong basahin nung Jeremiah's, yung version niya na nandito sa Bible ko. So, balikan po natin para maganda. Sabi po dito, sapagat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Di po ba? So talagang grabe kapag ang Diyos ang ating pinagkatiwalaan, talagang wow, package po siya eh. Talagang total package pagka nagbigay. Sabi ko nga po sa inyo, ganito lang yung hinihingi. Ang binibigay ni Lord is labis-labis. Lalo tigit kung sa Kanya po tayo nagtiwala. Amen po. Kaya ang buhay na meron tayo ay hindi natin maipagmamalaki kung tayo man ay nagpaplano. Dahil ito po ang isang example ng taong nagplano. Katulad po siya ng mayamang hangal. Basahin natin sa Lucas chapter 12 chapter 12 verses 13 to 21 sa Lucas 12:13. Ito po, sabi dito, ang title niya po, pag nabasa niyo sa Bible, ang title po ay Maling Pag-iipon ng Kayamanan. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guru, iutos nga po ninyo. Ay, sorry po, iba po pala ito. Ay, okay po. Sige. Tama. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guru, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Sabi niya, sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang kirin. Kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki doon. At doon ko ilalagay ang ani at iba pang mga ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Amen. So, isa pong mahalagang paalala sa atin ito ng Panginoon na tayong mga tao ay may sariling plano. At inaalaw naman po ni Lord yun. Nga lang, mas the best nga po ang plano ng Diyos na ang buhay natin ay i-rely natin o ipagkatiwala natin sa plano niya.
Dahil yun nga, grabe, nagplano at nagpakasipag itong mayamang hangal, pero at the end, dahil sa kakapusan at kakulangan or kawalan ng tiwala sa Diyos, ang sinapit niya ay wala. Maaga lang siya or nawala lang siyang kabuluhan sa mundo. Na pumanaw siya nang walang, hindi niya na-satisfied yung kanyang mga pinag-ipunan. Hindi niya siya ang nagpasasa. Kundi siyempre, ibang tao na. So sa buhay po natin, maging ma-aware daw po tayo, maging maingat. Dahil baka danasin natin yung katulad ng sinapit nitong taong hangal. Mayamang hangal na talaga namang nag-rely sa kanyang sariling plano. So kaya sinabi, itiwala natin kay Yahweh o sa Diyos ang lahat ng ating mga plano at tiyak na pagtatagumpayin niya tayo. So maaaring kung itong mayamang hangal ay pinagkatiwala o nagtiwala siya sa Diyos, maaari niya pa rin ma-enjoy ang kanyang buhay at mga kayamanan. Bakit po? Kasama si Lord eh. Kaya siguro siya nawala ng buhay, yun nga, nag-rely siya sa sarili niyang lakas, yaman at karunungan. At naitsapwera ang Diyos. Tandaan po natin, si Lord ay siloso. So nagsiselo si Lord. Kaya maging aware po tayo, maging mapagbantay tayo, baka si Lord ay silos na sa ginagawa natin dahil nagpaplano tayo pero si Lord hindi kasama sa plano natin sa buhay. Na siya ang sumikat, na siya ang maghari at siya ang mangibabaw. Amen po. Kaya sa mahirap o sa mayaman man tayo, ang mahalaga po ay ipinagkakatiwala natin. Isama natin sa ating plano ang Diyos na magkaroon siya ng sa ating bahagi sa ating buhay. Dahil alalahanin po natin, siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Hindi naman po ang kung sino man ang Diyos. Hindi, maaaring sabihin natin, ang ating magulang. Pero sino nagbigay ng buhay sa iyong magulang? Di ba ang Diyos din? Kaya naku, maging mapag-ano po talaga tayo, maging aware. Dahil siloso si Lord, yun ang tatandaan natin. Mahal niya tayo, pero yung pagmamahal na meron tayo, kapag sa iba na natin yan inilalaan, naku, lagot tayo kay Lord. Amen po. So, sabi po dito, Kaya naman dapat pinag-aaralan natin ang ating mga plano sa buhay. So basahin po natin ang Kawikaan chapter 15 verse 22. Sabi po dito, ang isang balak na mabilis ay di pakikinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Di po ba? So Lord, lagi sabi namin kasama sa plano namin sa buhay na, Lord, pagpalain niyo po kami para maparangalan po ang inyong pangalan. Magamit po namin ang anumang pagpapala mo sa pagbabahagi or makabahagi sa iba. Para alam niyo po, kapag pinagpala ka at ginamit mo to sa ministeryo ng Panginoon, sa misyon, sa pagbibigay, doon mo madaling maaakay ang kapwa mo bilang patotoo na ang Diyos ay gumawa sa buhay mo, pinagpala ka at ibinahagi mo ang anumang meron ka. So yun po talagang ginugulo at ini-aim namin na lagi pinagpupray na, Lord, salamat na idalim mo ang anumang pagpapala. Maging channel of blessing kami at the same time maging channel of salvation. Kasi sa panahon natin ngayon, ang mga tao kasi pagka hinahayuan o nagsishare po tayo, to see is to believe. Maniniwala sila kapag may nakitang proof ng pagbabago sa'yo, improvement sa buhay mo, achievement sa buhay mo. May isa nga po kaming kapitbahay doon sa Masbate na, ang tawag po kasi namin sa parang mama na or kakilalang mas matanda na is tata. Tata, tara, simba tayo. Saya naman yung panahon. Ang saya kaya doon sa church. Sinasabi na sa amin, who's? Ano ba yung simbahan nyo? Pag nagsimba ba ako dyan, makakaupag-uwi ako ng kalahating kabang bigas. Eh samantala kapag naglaot ako, sure na sure. Di po ba? Ganun yung kanilang basihan. So, alam niyo po dun sa amin, mas more on nakakapag-soul winning kami or madaling makaakay kapag nakikita ang namimigay, nakikita yung mga patotoo sa buhay, talagang na-amaze sila. Dun pa lang sila nagsasabing, oo nga, kung siguro tayo noon sumabay sa pag-ano nila, ganyan na rin tayo. Ganyan yung mga sinasabi at naririnig namin sa kanila. Siguro kung hindi rin tayo umalis o tumigil sa pagsisimba, siguro pinagpala na rin tayo ni Lord. So yun yung basihan ng mundo, ng mga tao sa mundo. Kaya nga, dapat ang buhay natin ay merong kaibahan o pagbabago para masalamin nila na talagang kumikilos ang Diyos sa buhay po natin. Amen po.
So talagang alam ko, napakaraming mga kaklase namin ngayon na parang awkward sa kanila yung ginagawa namin. Talagang hindi ko alam kung nanonood sila or mababalitaan nila na ganito at naging ganito at ganun kami. Kami ay hindi po namin ikinakahiyan na maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Sapagkat sabi nga, ang sino mang magkahiya or ikahiya ang Diyos sa mga tao, ay kakahiya niya rin pagdating ng araw sa langit. So alam nyo, nabibless po ako dun sa mga kaklase namin na talagang nung time na hindi pa kami nakakilala at sinishiran nila kami, na-amaze po kami. Kasi para sa amin, eh, parang nakakahiya yung ginagawa nila, yung gano'n ang itsura nila. Tapos kung makapagsilata sila tungkol sa Diyos, gano'n na lang. Pero alam niyo po, may kaklase kaming, ano to, na tagabundok sila. Grabe pa yung ilog na bababa, na dadaanan nila. I mean, talaga namang, ang mga itsura syempre ng paggaling sa bundok, hindi sila ganoon ka ano civilized. Yung mga susuotin nila talagang yung puti, putim na yung kanilang pantalon, hindi maplantsa ng maayos. At the same time, yung sapatos nila talagang pagiba na. Bakit po? Yung palang lalakarin nila is sobrang layo na, tatawid pa ng ilog. Di pagtawid ng ilog, mababasa yun. Tapos lalakad na naman sila sa maalikabok na daan. Maputik-putik na po yung kanilang mga sapatos, yung kanilang mga pantalon. Pero hindi ko po sila dinidiscriminate that time. Talagang awang-awa ako sa nararamdaman sa kanila at the same time proud. Kasi alam mo yun, hindi sila naghahangad ng ganito, ng ganyan. Nagpapatuloy sila sa pag-aaral at ang tatalino nila. Ang baon nila is kanin at tuyo lang na nakabalot pa sa dahon. Talagang sobrang maano ka, may encourage ka or talagang mapapabilib ka dun sa mga ano nila, courage nila na o sa kanilang mga ano na pananaw sa buhay na magpatuloy sa pag-aaral kahit ganun yung kanilang nararanasan. Then isang araw po, napadako po sila sa lugar namin. Kasi po kami nasa barrio or nasa malapit lang kami sa aming ano, para lang malapit kami sa syudad. Sila talaga nasa bundok. Isang araw po, habang kami nag-iigib, di naglalakad po kami, naghahanap po kami ng mga ano to, yung balon or ano, yung pinag-iigiban po kasi namin dun is mga bukal, ganun. Di naghahanap po kami ng tubig. Isang araw, nakita ko siya, nakakasama dun sa mga humahayo. Talagang di ko makilala. Grabe, ang suot niya talagang naka-formal attire. Di ko sure kung tuxedo ba yung suot niya. Tapos naka-black shoes. Wow! Itong si ka-classmate na halos gusugusin, yung sipon, yung amos, yung napasok po sila kasi sobrang layo nga po nalalakarin nila. Kailangan nilang halos umalis sa kanilang bahay ng mga alas 6 or mga 5:30 yata sila bumababa para lang karating dun sa school namin. At talaga naman, pagkatingin ko, wow, ikaw ba yan? Totoo ba yan? Ay, oo. Pagka kasi kay Lord daw, kailangan talagang formal or ayos na ayos ang ating itsura sa harapan niya sa paglilingkod. Talagang nakaka-amaze. At talaga namang, wow. Talaga. Alam mo yun? Maano ka talaga. Nag-effort sila at talagang nag-ano para sa Panginoon. At nakaka-bless yung mga ganong tao. Amen po. So, naway pagpalain sila ng Lord at ngayon ay nagpapatuloy pa din sa kanilang ginagawa. Dahil kami nga po, nung makilala namin sila, nauna silang nakakilala kay Lord, kami ay aanga-anga pa sa mga bagay ng paglilingkod kay Lord. Eto kami ngayon. Kami naman ngayon ang maaaring tuya-tuyain or lait-laitin sa aming ginagawa. Praise God, hallelujah kayo dyan, mga ganun. Pero wala po kaming pakialam. Kasi ang mahalaga po sa amin is ginagampanan namin or ginagawa namin ang ipinagagawa ng Diyos. Ang ano to, to spread the gospel. Ang ipahayag ang salita ng Diyos at ano to, ito yung way ng aming paghayo para mapalaganap or maipabot ang mensahe ng Diyos. Amen po. So, ayan, continue pa po, meron pa po, kahit mahaba na, pagpasensyahan nyo po kasi ilang araw po hindi nakapag-share, talaga naman ngayong araw na to ay sinisipag po ako. Amen po. Sabi dito, mahusay ang plano, tumpak at sakto. Sa Kawikaan, chapter 24, verse 6. Sabi po dito, ang digmain ay pagtatagumpay dahil sa mahusay na pagpaplano sapagkat ang tagumpay ay bunga ng mabuting payo. So, kahit na po sa mga digmaan, kagaya po siguro ngayon ng napagdadaanan ng mga Ukraine at Russia, nagplanong maigi ang Russia. Eh ngayon, siguro walang kaano-ano si Ukraine sa gagawin sa kanya.
hindi sila naging handa. Halos mapulbos na sila, di po ba? So talagang kahit sa labanan, pinagpaplanuhan yan. Hindi ka pwedeng sumugod na alam mong talo ka. Kundi ang ginagawa niya ay talagang may pinagplanuhan. So, amen po. Pinagpaplanuhan natin ang lahat ng bagay at para maging... So, amen po. Pinagpaplanuhan na ang lahat ng bagay bago sabakin. Kasi katulad daw po ng pagpapatayo ng gusali, dapat uupaan mo siya at o kaya pagpapagawa ng tulay, ng tore, o kung ano pa may mahalagang inuupuan yan at pinagpaplanuhan kung kailan mapauumpisahan at kung kailan matitiyak na matatapos ng matagumpay. Ganun sa digmaan, so handang-handa ang Russia, marami silang pera, marami silang tayo nga po dito ngayon apektado dahil sa pagtaas ng gasolina, di po ba? So hindi tayo nakapaghanda rin na kung tayo mapera at tayo ay nakapagbili na sana tayo ng marami. Nakakagulat nga po yung mantika eh. Nung una, bili ko po sa isang buhat, yung 12 na bote ay 325. Then sa muna na linggo, 340. Then nag 360. Ngayon po, 420. Mantakin nyo yan. Grabe po. Kasi nga, grabe ang pagtaas ng demand dahil nga po sa gera. Napagdaanan natin si COVID, nang hindi tayo nakapaghanda, ang daming namatay, hindi natin napaghandaan tong gera ngayon. Pero dapat po talaga, sabi sa Bible, ang pagpaplano ay lagi nating isama sa ating buhay. At the same time, isama natin si Lord. Dahil may biglaan mang dumating, at least kasama natin si Lord. Ano man yung mga kakaharapin natin, at least kasama natin si Lord. Amen po. At ano pa po? Mabuti at masipag na balak. Ano daw po itong mabuti at masipag? Sa 21 verse 5. Sabi po dito, ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang padalos-dalos sa paggawa ay walang kahihinatnan. So di po ba? Yung ura-urada, yung nagpagawa ng bahay, minadali. Then ngayon, tumira na sila. Pagdating ng araw, kaunting lindo lang, ayun, bitak-bitak na yung pader. Tapos yung pinagtayuan yung pinakasahig, nagbika-bika. Kasi, minadali. Alam mo yun, hindi... dito nga po sa amin, may bahagi ng bahay namin na ganun. Kasi nga po, yung asawa ko, gustong-gusto nang lumipat. Sabi ko sa kanya, sobrang sawang-sawa na siya sa pangungupahan. Gusto niyang lumipat. Kaya yung bahay po namin, ay nilagyan po kasi ng lupa. Masyado siyang mataas, din binungkal, pinatag. Tapos, yung bahaging medyo mababa, is lalagyan mo ng lupa. Pero dapat po may tinatawag po doon, tinatamper, yung binabayo ng husto para masiksik or maging sinsin, masyadong yung lupa, dumami siya, pero yung solid pa din. Pero wala po, ang ginawa niya po itinambakan ng kung ano-ano para lang dumami at bago tinabunan ng lupa. Alam niyo po, katagalan ng bahay namin, unti-unting lumulubog yung bahaging yun. Una po, bumitak yung semento niya. Pagkatapos bumitak ng semento, ang nangyari ay unti-unting yung lupa na dating itinabon doon ay unti-unting humuhulas at malalim na po siya. Then inulit na uli, nagtabon at saka palang inayos bago binayo ng binayong lupa para sumiksik. So di po ba? Kasi nga nagmadali. Parang sa pag-aasawa, nagmadali. Lahat sabi ko sa kanya, sige, puro pagmamadali ang gawin mo sa buhay. Tingnan ko lang kung saan tayo makakarating. Baka kalahating biyahe lang ang marating natin kasi nga laging nagmamadali. Kaya sabi ko sa kanya, di bali ng dahan-dahan basta't sigurado naman. Amen po, sa buhay natin huwag po laging magmamadali. Kailangan kahit dahan-dahan basta't alam mo namang sure or sigurado ang iyong patutunguhan at kalalabasan ng iyong ginagawa. Amen po. So plano ka ng plano na di ka naman kumikilos is wala rin. Sabi nga, faith without action is dead. Gusto mong tumulong, gusto mong kumita, mag-isip ka ng paraan. Yung naisip mong paraan, hindi lang hanggang isip. Kailangan mo siyang mag-take ng action. So, ayan, sabi po dito, patuloy na maging maayos ang motibo ng puso. Sa panahon ng ating pagpaplano, doon, iyon ang pinakamainam. Na magplano ka ng maayos, nang maayos ang iyong motibo. Katulad itong Tore ng Babel, pinagplanuhan pero pangit ang kanilang motibo. Tinayo nila ang Tore ng Babel sa Genesis chapter 11.
Sabi po dito, basahin natin yung pagtayo ng Torre ng Babel sa Genesis chapter 11. So, sabi po, maging maayos ang motibo ng ating puso doon sa ating mga pinaplano. Bakit po? Kapag mabuti yung pinaplano natin, ito ay sasamahan ng Diyos at pagtatagumpayin. Ngunit ang plano na may masamang motibo sa puso, ay ito po ang mangyayari. Patutulad siya sa Torre ng Babel. Sabi po dito sa Torre ng Babel ay, mabasa natin sa chapter 11, Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Sa simula ay isang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginamit nilang bato at alkitra ng kanilang simento. Ang sabi nila, halikayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo. Sabi po dito, maging tanyag tayo at huwag nang magwakawatak-watak sa daigdig. Mumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toring itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisang kalang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti, mumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi na sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat do'y ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao at mula noon nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. So bakit po ito ginawa ni Yahweh? Dahil sabi po rito, ang hangarin ng mga taong nagtatayo nito is para maging tanyag. Pangsariling hangarin. Na yun nga po, maging tanyag. Yung kanilang hinahangad is parang, hindi lang parang, kundi talagang masama para magmalaki. So, pag ginawa nila yun or nagawa nila yun ng matagumpay sa sarili nilang kalooban, sa may masamang motibo, na itsapwera na si Lord to the point na alam ni Lord pagdating ng araw ay, ito na ang pagsisimulan ng kanilang kayabangan at talagang pagsisimulan ng maraming kasalanan. So, ano po yun? Yung pagkakatatag ng Torre ng Babel, ang hangarin nila is para sila ay maging sikat. Amen po. Tandaan po natin na sa bawat pagpaplano natin at hindi si Lord ang maibibida o ang maitataas dito, magsiselo siya. At yun nga po, may kaya siyang gawin. Ano pong ginawa ni Yahweh? Ginulo. To the point na sa pagkakagulo-gulo ng mga wika, hindi nagkaintindihan ng mga tao, sila doon ay nagtalo-talo at hindi na nila nagawa or tuluyang naayos yung tore na kanilang bubuin. Amen po. Maging sa isa pang motibo na nakapagdulot ng kaparusahan sa kwentong ito, sa Lucas chapter 10 verse 18. Lucas chapter 10 verse 18. Sabi dito, sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Amen po. So bakit po kaya nangyari ang bagay na to? Nangyari po ang bagay na to na maparusahan si Satanas dahil po sa kanyang maling motibo. So porkit ipinagmalaki siya ng Diyos na yun nga po, amen po, pinagmalaki po ni Lord si Satanas dahil sa kanyang angking worshipper po kasi siya eh. Siya po yung pinuno ng mga nag-worship kay Lord. So kaya po tatandaan po natin sa mga itinalaga na praise and worship leaders, maging aware po tayo kasi si Satanas siya ang pinaka-leader sa mga praise and worship o sa nagpupuri sa Diyos na talaga namang naging malaki ang ulo to the point na hangang-hanga na rin siya sa sarili niya at yun nga po.
ang ikinabagsakan niya, kinabagsakan niya ay ang maparusahan. Dahil inangkin niya yung glory na para kay Lord eh. At yun ang nagdulot sa kanya ng kaparusahan. So, binagsak siya. Nakita siyang bumubulusok na parang kidlat. Nahulog siya mula sa langit. At yun po, si Satanas ngayon ay wala na sa langit. Kundi nandito na siya pagalagala. At sabi po rito, sa Mateo, paalala po sa mapagmataas, sa Mateo chapter 23, verse 12. Ang nagmamataas sa ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. So, ayan. Sa bawat pagpaplano natin, lagi nating isama si Lord upang ang pagmamataas na yan ay hindi po natin mataglay sa buhay natin. Kundi sa bawat anumang achievements o ano na magtatagumpay tayo, laging si Lord ang maitataas. Sa anumang plano natin na pinagtagumpay ng Diyos, ito hindi natin katagumpayan kundi sa Diyos. Amen po. At sabi dito, tandaan, hindi dapat mabilis o padalos-dalos ang plano. Bakit? Walang kahihinatnan. Nabasa na po natin kanina sa Kawikaan chapter 21 verse 5. At pangalawa, ito'y di pakikinabangan. Sabi sa Kawikaan chapter 15 verse 22 na ang padalos-dalos at ang pagmamadaling mga plano ay walang kapakinabangan, kundi ang kahihinatnan nito sa dulo ay ano to, kapahamakan. Amen po. Ang tao ang nag-iisip at nagbabalak, ngunit si Lord ang nagpapatupad at siya ang nagbibigay ng tugon o katugunan at nagpapatagumpay. Parang ang puno, tayo minsan sa halaman, tayo nagtatanim, tayo nagdidilig. Pero si Lord ang may will niyan ng pagpapabunga, pagkakaroon ng laman at kung ano-ano pa, si Lord po. Ganun din po sa buhay natin. So napakahaba po nito kung itatakil natin, pero yun nga po, ipinapaalala na lang po sa atin na ang lahat ng ating balak at mga iniisip, lagi nating si Lord ang ating isamang magplano at isama sa plano na pagtagumpayin niya tayo. Amen po. Ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Ang Diyos ang nagpapatupad. Ang kalooban niya ang nananaig sa wakas. Sabi po sa ating challenge, gusto mong maging matagumpay ang mga plano sa buhay? Basahin mo ang Kawikaan chapter 16 verse 3. Itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at tiyak na magtatagumpay ka sa iyong layunin. So yun po ang ating mensahe sa umagang ito na talaga namang sobrang haba, pero alam naman natin na kapag hindi tayo naiinip na gawin ito, lalo tigit kung sa Diyos mo ginagawa. Amen po, sa Diyos po ang papuri at katagumpayan sa lahat ng ating ginagawa. Ipagkatiwala po natin ang ating mga buhay at alam natin si Lord ang kasama natin na magpapatagumpay sa atin. Amen po, God bless us po. Thank you for watching and salamat din po sa patuloy na pagtangkilik or pagsubaybay sa mga isinishare kong word ni Lord. Amen po, God bless us po.